ngayon ay checkin natin yung activity na ibinigay ko sa inyo sa input process output model. So your activity will be rated using this rubric. Ano? So meron tayong three criterias: execution, effort, and timeliness. So meron siyang score na 8, 5, 3, and 1. So yung 8 ay code or algorithm is functional, refined, and executed as efficiently as possible. Yung 5 ay code or algorithm works as expected by the student. Ang 3 naman ay code or algorithm work mostly or as minor faults. And 1, need improvement. Code or algorithm does not work or has major faults. So since meron kayong 5 problems, so ibig sabihin doon sa 5 problems na yon ay maximum of 40 points. Okay? And kung tama lahat yung ginawa ninyo doon sa 5 problems na yon. And then plus sa effort ay high score ay 10. So yung 10 na yun ay student demonstrate and explores multiple ideas and solutions. Ang 7 points naman ay work is completed in an above average way. Ang 5 points ay student performs only the minimum effort. And 3 points is for student demonstrate minimal effort. And we also have timeliness. So yung 10 or perfect score kung siya ay on time or on or before due date. So 5 points naman kapag 1 to 2 days na late. Kapag greater than 2 days ay 0 point na sa timeliness. Okay, so check natin. So, ito yung first activity. So makikita nyo dito sa right side, nandito na yung rubric. So isi-select ko lang kung siya ba ay excellent, kung siya ay good, kung siya ay fair, or need the improvement. So since dito naman tama yung kanyang ginawa, so sa problem natin na this program will accept values for radius and compute for the area of circle. So ang input niya is radius, then process niya is area. So 5 times R2 or R raised to 2 or radius times radius. So again, dapat ang ating variable ay consistent. Sabihin kung ang ginamit ko sa input ay radius, doon ganun din sa computation. Kung ginamit ko sa process ay area, so buong area din sa output. So for this problem, so problem number 1 ay excellent. So tama yung input, process, and output niya. Number 2, convert dollar into peso. So dollar ang input, ang output ay peso. So tama rin yung computation niya dahil given naman yung equivalent niya. So excellent din yung number 2. Convert centimeter into inch. So convert centimeter. So ibig sabihin, centimeter ang input, ang output ay inch. So centimeter, inch, dun lang tayo magkakaroon ng possible error sa computation or sa process. So since yung process yung kanyang formula naman is 0.39. So sabi ko sa inyo, kung hindi nyo alam yung conversion factor niya, so just sa Google it, ano, so hanapin lang kay Google. So since diyan convert centimeter into inch, hanapin mo lang kay or type mo lang kay Google centimeter to inch. Yan. So ibig sabihin, 1 centimeter is equivalent to 0.39 3701. So pwedeng hanggang 39 or 39.37. Check natin, 0.39. So okay. So excellent. Tama yung input, yung process, and the output. So next is salary of the employee. So the program will accept the number of hours worked and rate per hour of the employee. Then compute and display the gross salary of the employee. So the data, needed data are number of hours worked and rate per hour. Then gross salary is equal to number of hours worked times rate per hour. So yun lang, meron siyang slash doon. So ibig sabihin kasi yung slash in programming, arithmetic operator yung slash or divide. So medyo nga, minusan natin ito ng konti.
dahil nagkaroon siya ng dapat ito na lang ginamit niya, 3 per hour, no? So nagkaroon siya ng slash times 12. Then ito pang times 12. So bakit meron siya times 12? So yan ay problem number 4. So good. Medyo meron siyang minor. Although maglalabas naman siya ng gross salary, kaya lang medyo may mali yung output niya. Ano? So nagkaroon ng 12 at saka yung division. Number 5, Celsius to into Fahrenheit. So kailangan natin ng input na Celsius, then output na Fahrenheit. Fahrenheit is equal to Celsius times 9 over 5 plus 32. Yan. So kahit hindi naman na ito i-group natin, since PEMDAS ay okay lang. Dahil sadyang unahin niya ito, multiplication, then division, followed by addition. So okay lang na naka-parentis, okay din naman na wala. So okay ito. And then, so yan, okay, may design pa, may nilagyan pa niya ng border. So okay, yung effort. Again, yung sa effort ay student demonstrate and explore multiple ideas and solution. So, excellent. Then, timeliness. So, okay naman siya on time, nagpasa. Kaya yan ay on time, 10 points. So, makuha niyang rate ngayon ay 57. So, computed na agad. Yeah. So, next. Yan. So, R, okay din, ginamit niyang variable for area is A, ginamit niyang variable for radius is R. Okay, yung problem number 1. Problem number 2, dollar into peso. So, PHP yung ginamit niya sa peso, dollar, okay din to. Then, centimeter into inch. Centimeter times 0.39, okay. Salary of the employee, number of hours, rate R. So, okay then. Number 5, Celsius to Fahrenheit. So, C times 9.5 plus 32. So, okay then. So, hindi siya late or on time siya. Yung timeliness ay. Then, yung effort naman niya ay okay. Malinis and okay. So, yan. Score ay perfect score. Next. Sana. Yan. So, meron akong instruction na i-convert ninyo sa PDF. Kasi ang problema dito ay nag-a-adjust kapag hindi converted into PDF format of PDF file. So, nag-a-adjust yung mga shapes or yung text. Okay, so area. So, since ito po naman ay yun. So, ito yung problema natin. So, gumamit siya ng symbol na pi. Hanggat maaari, kung hindi naman dapat ang ginilagay mo na dyan is yung value ni pi, hindi na yung symbol. Ano? Symbol na ang dapat ginamit niya dito. And then, R times R na yung ginamit sa formula. Then, dollar into peso. Peso, so hindi dapat lagyan ng value yung dollar. No, so kasi yun ay formula lang ilalagay mo. Dapat dollar niya ang ilagay niya dito. Then, centimeter into inch. Centimeter times, okay, ito, number 3. Number 4, number of hours, rate per hour. Number of hours times rate per hour, then salary. Okay. Then, Celsius, Fahrenheit is equal to Celsius times 1.8 plus 32. So, yung 1.8, instead na 9 over 5, pwedeng 1.8 ang gamitin. Ano?
Parehas lang yun. 9 over 5 equals 1.8. Okay. So, yan ay tama din. Then, sa effort ay yan, okay naman. Yung malinis naman. At sa timeliness, so wala siya mga kalagay na late, ano? So, done late. So, makikita mo kasi yan kapag yan, so missing. So, ang missing ay since walang nakalagay, zero na yung score natin dyan. So, meron ba dito ang done late? So, makikita mo dito kapag yun, yung done late. Try natin sa ibang section, so, sa 1F2. So, input ay radius, same problem, radius, area, so okay ito, excellent. Convert dollar into peso, dollar, ang input, then peso is equal to dollar times 50.40, then output is peso. Okay, convert the centimeter into inch. Centimeter, okay din to. Then salary, hours work, rate per hour, hours work, rate per hour, salary. Okay din. Then convert Celsius into Fahrenheit. The Celsius is input, Fahrenheit is the output. So Fahrenheit is equal to Celsius times 9 over 5 plus 32. So okay yung formula. Then effort, okay naman, malinis and neat yung kanyang solution. And then, walang done late. So, siya ay 10 points. Okay. Isa pa, para sa 1F2. Ayan. Input X. So, ang ginamit yung variable to accept radius is variable X. So, B, para sa area ni circle. So, 3.14, the value of pi, times radius times radius or x times x. So, output is B. Okay. Okay naman kahit naman anong gamitin na variable. Convert dollar into peso. So, dollar is yung DO. Then, PHP is equal to DO times 50.4 cm. Then, F yung ginamit niya sa inch. So, cm times 0.39. Okay then, si number 3, number 5, hours work and rate per hour, draw salary, hours work, rate per hour. Okay. Next ay Celsius to Fahrenheit, C times 9.9 over 5 plus 32. Okay then, so yung effort nyo ay okay naman, then timeliness ay on time. Okay, so try natin sa F3. So, iba na yung problem ng F3. So, feet into meter. Baliktad naman ito, peso into dollar. Inch into centimeter. Ito, parehas lang ito. Salary of the employee. And then, baliktad din yung kanina ay Celsius to Fahrenheit. Ngayon ay Fahrenheit into Celsius. Okay, so ang conversion factor ng feet to meter ay 3.2 meter. Bakit mas malaki? Tingnan natin. Ang problem ay 15 meter. Ayan. So, mali ang kanyang formula. 0.3048. Naging 3 point something. Baka ang search niya ay meter into feet. Kaya, ayun. So, mali ang na-search kaya may yung output. So, nakuha niya ay meter into feet. Dapat ay feet into meter. Okay, so, mali yung kanyang formula. Kaya, tayo ay dito sa good lang. So, mali yung process niya sa formula.
Convert peso into dollar, PHP, yung input, dollar ay, so bakit nagkaroon ng 0.20? Sabihin ay 1 peso divided by 450.4. Ayun, so 0.20. So i-divide na niya. Or, pwede rin naman na PHP divided by 50.40. Ano, 50.40. Since i-divide na niya, pwede rin naman ito, 0.002. So, okay. At nagawa siya ng ibang solution. Convert inch into centimeter. Ang input ay inch, ang output ay centimeter. Centimeter equals inch times 2.54. Okay. So, okay yung formula niya. Centi into inch. Centimeter into inch. 0.39137. Ang inch to centimeter pala ito. Inch to centimeter. Inch to centimeter. Yan, 2.54. Okay, ang number 3. Salary of the employee, hours worked, and rate per hour. Okay. Then number 5, convert Fahrenheit into Celsius. So, ang input natin ay Fahrenheit, ang output ay Celsius. So, Celsius is equal to Fahrenheit minus 22 divided times. So, dapat lagyan ito ng times. So, tama na naka-parenthesis yung ating yung Fahrenheit minus 22. Kaya lang dito dapat ay may asterisk para sabi na multiplication. So, i-multiply natin yung difference itong dalawa into 5 over 9. Okay, so since algorithm naman yan, okay yan. Then, effort ay 10, timeliness ay 10. Okay, so, yun. So, sa effort tayo, 1 effort, speed, length, 0.30, 48, yeah, then, okay, consistent naman yung kanyang variable, so, FT, then length, 10, 8, peso into dollar, PHP, so, ganun din ang ginamit niya, 0.20, currency yung ginamit niya instead na dollar, okay din naman. Then, convert inch into centimeter. 2.54. Okay. So, pwede. Then, rate and hours. Salary, hours times rate. Okay, then convert Fahrenheit. P, AF. Temperature. Oh. So, tinimes niya agad. So, magmamali ang formula niya. Magmamali ang output dahil tinimes agad niya sa yung 32 ay tinimes niya sa 5 divided by 9 times 32. Ayan. So, tinivide niya. Dapat kasi ay nakagroup siya. Yung Fahrenheit minus 32 muna before siya mag-multiply into 5 over 9. So, medyo may problema tayo dito sa formula. Then, effort type 10. Timeliness is okay, so far naman ay nakikita ko na okay yung logic ng ano ng paggawa ninyo ng IPO model. Nakuha nyo yung process on how to create IPO, how to use IPO model in solving a problem. So this program will accept measurement in feet and convert into meter. So feet, then okay, so number 1, peso, then to dollar. Aha, may problema tayo dito. Lalaki yung value ni dollar dito. So, mali yung dapat divide ang ginamit. Ano? So, try nyo na kapag nag-input siya ng 1 peso, halimbawa, ang value ni peso is 1. So, magkakaroon ng $50. So, nagbaliktad yung value. So, dapat ay divide. Meaning, ang 1 peso ay 0.02 dollar. So, mali yung kanyang formula. So, convert inch into centimeter, 2.54.
Okay. So number three, gross salary, number of hours worked, and rate per hour. Okay. Fahrenheit into Celsius. So 0.56, yun yung 5 over 9. Okay, 0.56. Okay naman siya. Then effort ay okay, and timeliness. Okay. Yun, so ganun lang na natin i-check yung inyong activity. So dapat ay kung hindi nyo alam ang conversion factor, ay tama rin yung inyong si-search. Kasi pagbaliktad yung inyong tinay kay Google, ay magmamali na agad yung formula ng ibibigay sa inyo. So kung ano yung given dito, dapat kayong mauna dun sa search ninyo. And then yung output, yun yung nasa last. So for example, ay ang hahanapin nyo ay peso into dollar, dapat peso to dollar ang itatype nyo kay Google para makita nyo yung conversion factor. So, di ba? Peso to dollar. Ayan. So, nakalagay doon ay ito na agad, 0.020. Na, pagka nagbaligtad dyan, dollar to peso, ayan. So, 50.86 na ngayon. Okay, so yun lang muna. At least nakita natin na alam nyo na kung paano gumamit ng IPO or input process output para sa mga simple problem. So madali na itong i-convert sa program. So yun lang at maraming salamat sa inyong